Eh, Dok, di ba sinabi niya marami siyang galamay? Sinabi niya yun sa interview. Isang utos niya lang. Pwede niyang balikan ng mga kaaway niya. Pinagbantaan niya ako, ang sabi niya, sasabihin daw niya, nakasabot mo ko. Huwag mo na ngang problemahin yan si Dax. Dahil hindi pa tapos ang araw, mawawala na yan sa mundo. At kapag sinwerte tayo, pati na rin sina Annalyn at Lynette. Eh, akala kasi ni Madam Lotus, pinapatumba siya ni Tanyag. May ipapatumba si Moira. Witness daw sa kaso ni Moira. Dax ba yun, Dax? Hindi pa na itutumba yun eh. Kasi may kasama raw na mag-ina. Baka ko si Lynette at si Annalyn yun. Annalyn, may papatay kay Dax. La, ano po yun? La? Hello? Annalyn, naririnig mo ba ako? Nay, tumawag po sa akin si Lola kaso nalubag po yung cellphone ko eh. Ang sabi niya po, alam niya daw po nakikitain po natin si Dax. Paano naman na nalaman? Hindi ko nga po alam eh. Tapos hindi ko po siya masyadong maintindihan. Pero parang may kinalaman po kay Dax. Sabi niya po, umalis na daw po tayo agad dito. Nay, umalis na po kayo tayo. Kinakabahan ako eh. Tawagan ko si Doc Carlos, Chang. Tawagan natin si Doc Carlos. Ay. Chang, hindi rin sumasagot si Doc Carlos eh. Ay, Chang, tawagan mo si Doc RJ kaya. Tawagan mo si Doc RJ. Si RJ. Tatry ko si Doc Carlos. Si Aling Susan. Hello, Aling Susan. Doc RJ! Salamat at sumagot ka! Oh, bakit? May problema ba? May papatay kay Dax. At kasama niya si Annalyn at si Lynette. Baka madama yung dalawa. Ano? Nasaan sila? Puntahan mo sila sa Rest in Feast Bistro. Dalian mo! Dalian mo! Oh, sige. Sagot si Annalyn eh. Saan ka kaya yun? Tsaka wala din daw po sa Apex. Baka naman kasama si Lynette. Ikaw naman kasi, kapag maliligaw ka, alamin mo kung saan yung nililigawan mo para hindi naman sayang yung effort mo, sayang yung forma mo. Nakabihis ka pa man din eh. Eh, sir, kaya nga rin ako nandito eh kasi papatulong sana ako. Eh, alam ko namang ganyan kayo ni Doc Annalyn, close kayo eh. Pero, sir, hindi ko nagpapaligaw si Annalyn. Kumbaga parang pa-welcome back. Pa-welcome back, sir. Eh, alam ko kasi baka namiss na ako ng Annalyn. Namiss? Hindi mo nga mahanap eh. Yan nga, sir. Sandali lang. Si sir. Hello, Josa. Oh. Ano? Nasaan sila? Sa Rest in Feast Bistro? Kamalapit lang yun dito eh. Sige, pupuntahan namin. Okay. Tara rin yan, samama ko. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Bitawan mo na ako! Ah! Din sumagot
sumasagot, Annalyn. Tiyang ano, sumagot na ba si Doc RJ? Nasaan na ba daw siya? Aling Susan? Doc RJ, nasaan ka na? Nandiyan ka na ba sa restaurant? Wala pa ho. Bakit wala ka pa dyan? Ay, baka kung ano naman nangyari kay Annalyn at kay Lynette. Tiyang, tingnan niyo ho. May nag-post online. Meron daw ang nagbarilan doon sa Rest in Peace Bistro. Di ba tiyang malapit lang yun dito? Nandito nga. Ano? Nagbabarilan na daw doon? Ay, bilisan mo! Bilisan mo! At baka sila Lynette at Annalyn na yun. Dali! Sige po, Aling Susan. Papunta na po. Bilisan mo. Napakawalang niya talaga niyang Moira na yan. Isipin niyo, nandito na siya sa loob. Aba, nakakapaghasip pa rin talaga ng lagim. Kapag yan nakita ko, papatayin ko yan. Kahit makulong ako. Ang koleksyon natin ngayon. Ganyan ang diskarte. Kaya gagalingan mo. Ninang, ano, may balita ka na ba? Maghintay ka nga. Ha? Pag ganyan ka ng ganyan, hindi ka na makakaulit sa akin eh. Ganyan talaga to. Eh, paano naman kanina pa yun? Eh, baka linoloko mo lang ako. Tumimik ka nga dyan. Ha? Pag-tawag to ha. Gusto mo ikaw itumba ko para malaman mo hindi kita niloloko? Ninang, pasensya na eh. Naninigurado lang akong para makalaya ako dito. Dadagdagan ko na rin yung bigay ko sa inyo. Masigurado lang mapatay yung ducks na yan. Dadagdag ka. Sabi mo yun, ha? Hintay ka kasi. Halik ka na nga, batang. Gusto mo ito, Kaylan. Panira ng araw to eh. Moira! Iwan mo ako! Ba't iwan mo nga ako, sabi? Ulit! Ba't iwan mo ako? Huwag ka nang tumakbo! Baka may mandamay pa. Ikaw lang naman dapat talagang mamatay. Oras mo na. Kung mamamatay ako, dapat may kasama ang safe! Puno na yung baril! Puno na yung baril! Puntukan mo ito! Tokyo lang! Ito! Nakita nyo na ba ito? Yung barilan? Ay! Ito yung kaninang kinaano natin, pinapanood na rin, diba? Nakakaloka yan. Nakakaloka. Anong barilan yan? Saan? Sa Rest in Feast Bistro. Alam mo yun? Ha? Anong mali ko dyan sa barilan na yan? Mali ko. Uy, di ko naman tinatanong mo sa barilan. Tinatanong ko kung alam mo kung saan yung Rest in Feast Bistro. Uy, kape ka ba? Anyway, grabe talaga ang daming masasawang tao ngayon. Ay nako, sinabi mo pa. Puti nga kamo nabawasan ng isa. Ay, teka, parang nabawasan ng isa? Eh, di ba nakakulong na? Are you talking about my mom? Ay, kayo naman. Huwag na inaasar si Zoe. May problema na nga yung tao eh. Ano na namang problema sinasabi mo dyan? Diba LQ kayo ng boyfriend mo? Siya yung kanina mo pa tinatawagan, diba? May jowa? Si Doc Zoe? Pwede ba? Huwag kang invento dyan. Wala akong boyfriend. Si Annalyn yung kanina ko pang tinatawagan.
si Annalyn. Bakit close kayo? Oh, and so? Pwede ba, Justine? Stop spreading fake news. And mind your own freaking business. Ano naman ang ginagawa niyong dalawa dito, ha? May ibibigay ako sa'yo. Sandali! Sandali! Arika! Arika! Masakit! Tayo mo lang ang tiyari! Ay! Sandali! Sandali! Talungan niyo ako! Pag napatay ako nito, makakalaya si Moira! Gusto mo ba yun? Kuno ba yung baril? Ito ba? Ito ka ba? Pinatira si Dax, pati pamangkin ko at saka apo, damay! Paano ko namang gagawin yon, Aber? Ha? Nandito nga ako sa loob eh! Hoy, Moira! Ano ba? Kilala ka namin na demonyo ka! Tigilan mo ko niya sa acting-acting mo na kunyari, wala kang alam! Nakita mo ba itong pagmumukha ko, ha? Walang-wala nga ako dito eh! Paano ko gagawin yung mga sinasabi mo, ha? Sinungaling ka! Ikaw ang sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ma'am, matindi ho yung akusasyon ninyo, ha? Parang sinasabi nyo na hindi namin binabantayang mabuti yung mga bilanggo namin dito kung nakakapag-utos pa yan sa labas. Ganun na nga! Palalampasin ko ho muna yung sinasabi ninyo. Pero sa susunod, sasampahan ko na ho kayo ng kaso laban sa paninira sa establishmentong ito. Pag may nangyaring masama kay Lynette at kay Annalyn, magpapakulong ako dito para magantihan kita! Tanda mo yan! Umalis na ho kayo! Umalis na kayo! Labas nyo na nga yan! Labas nyo na yan! Uy, tama na! Sinabi na tama na eh! Oh! Basta sa ginagawa ninyo! Basta yung palabas! Dalang chismis! Kaya mo ba? Pasalamat ka si Dax na umibahit. Panyag! Ma, hindi ko po alam yung sinasabi nila. Baka ulyanin na yung matandang yun. Siguraduhin mo lang na wala akong makukuhang ebidensya laban sa'yo. Dahil kapag nasira ang reputasyon ko ng dahil sa'yo, sa Bartolina katitira, hanggang maagnas ka. Tapos mo na yan. Opo. Ipanin mo kay nanay! Bitawan mo ako!
Ninang! Andito na yung pinapatawag mo. Ah, sige. Dito na. Uy, kayo! Ang ginagawa niyo? Ano siya kay Jay? Doon! Bilisan niyo! Ano to? Tingin-tingin pa to. Ninang, sige. Sige. Pinapatawag niyo raw ako? Ito muna. May masama at magandang balita ako sa'yo, inaanak. Eh, ano ba gusto mong mauna? Eh, yung bad news na po. Eh, nagka-problema doon sa operasyon ng pinapatira mo. Ha? Anong problema? Pumalpak? Namatay yung isang tao ko eh. Eh, si Dax, ano nangyari? Namatay na ba? Yun ang good news ko. Yung isang tao ko, napuruhan si Dax sa ulo din ang nagkagulo nga eh. Muntik pang madama yung mag-ina. So, muntik lang? Walang nangyari? Eh, mukhang nakaligtas kasi base dun sa asset ko. O sana pala, natuluyan mo na yung mag-ina. Oy, teka muna. Si Dax lang ang inapatira mo. Oh, wala ka naman sinabing kasama pati yung mag-ina. Hindi ka naman nagabay ng package. Siyempre, di ba presyo noon? Di ba? Ang importante, sa pool, pinapatira mo, di ba? Ano? Ayos! Diba? Ganun lang. Tay! Annalyn! Tara! Ano na? Nadaling ka namin ng ospital. May tama ka eh. Tara na! Si Dax! Si Dax! Dito, Michael! Tumawag ka po ng ambulansya! Bilis! Dito, Michael! Tumawag ka po ng ambulansya! Ay, ko, may tama! Hindi po pwede! Hindi po pwede mamatay si Dax dito! Kasi kapag namatay siya, makakalaya si Mabuhira! Tumawag ka po ng ambulansya! Please! Please, Michael! Dito, Michael, please! Sige, na. Hello? Vital signs. BP is 70 over 60, Doc. Ang pulse po ay 89 pabababa po na pababa. Eh, kailangan matagal agad natin yung bala sa ulo niya. Eh, vital signs pa naman siya. Tsaka, siguro naman hindi natamaan yung allocate areas, di ba? Katulad ng brainstem, yung cerebral arteries niya, tsaka yung venous sinuses niya. Kaya, bilisan na natin! Ano nangyari dito? Annalyn, ano nangyari sa'yo? Doc, okay lang po ako. Yung pasyente po, natamaan po ng bala sa ulo niya. Kaya kailangan tanggalin na po natin agad yan kasi nagde-decline na po yung vital signs niya. Eh. Kailangan mag-perform na po tayo ng craniotomy. Sige, Annalyn, oo. Pero kailangan muna natin patingnan niya sulat mo. Doc Yula, Doc Joanne, kayo na muna ng bala sa kanya. Prepare the patient for craniotomy. Doktora Menor, Doktora Tanya, you will be assisting me sa OR. Yes, Doc. Doktora Tanya, are you okay? Yes, Doc. We need to bring the patient to OR now.
patay at tatlo ang sugatan sa isang shootout na naganap sa isang restaurant sa Quezon City. Nasugatan sa nasabing shootout ang kilalang Young Genius of the Philippines na si Doktora Annalyn Santos, ang star witness sa kaso ni Moira Tanyag na si Omar Dacanay at ang police escort nito. Ayon sa aming source, dinala sa Apex Medical Center ang mga biktima. Napag-alaman na bagamat nagtamo ng sugat ay ligtas si Doktora Annalyn Santos at habang si Omar Dacanay ay kasalukuyang ooperahan. Maraming haka-haka na konektado ang nasabing insidente sa kaso ni Moira Tanyag, lalo na't konektado kay Tanyag ang mga biktima. Ana Ruiz, nag-uulat. Hello? Hello, Zoe. Mami mo to. Ma'am, paano ka nakatawag? Kaninong number to? Hindi na importante yan. Ang mahalaga, ang susunod na mga sasabihin ko sa'yo. Alam kong nasa Apex si Dax at ooperahan siya. Ako nagpautos na patumbahin siya. Kaya lang napakalakas ang kapit niya kay Satanas at hindi pa siya na-welcome sa impyerno. Mami, ano ka ba? Dapat hindi mo ginawa yun. Paano kung... Hindi ako tumawag para sermonan mo. Mahal ang bawat minuto dito. Find a way na makasama ka sa operating team ni Dax at siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay ng operating room. Mami, I will be assisting Dr. Meneses. Pero hindi ko naman kaya gawin yung pinapagawa mo. Mami, doktor ako. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Ang laki-laki ng kasalanan sa atin ng taong yan. Lalo na sa akin. Kapag nabuhay yan, ikakanta ka niyan. Mami, hindi mo ba ako narinig? Nasa uol ako, madaming nakatingin doon. At mami, hindi ko kayang gawin yung pinapagawa mo. At the expense of my own medical license, mami naman. Ano? Mas gustuhin mong mabuhay siya at tuluyan na ako makulong? Yung ba gusto mo? Mami, hindi naman sa ganun. Pero... No ifs or buts. You just do as I say. It's all over the news. Na-involved daw po sa isang shootout incident sila Ma'am Lynette. Ano? Si Lynette, kumusta? Ma'am Lynette is safe. Pero si Annalyn... Lynette! Saan ka pupunta? Pupunta ako si Moira. Alam ko siya na naman may gawa nito eh. Tignan mo, pati si Annalyn nadamay pa.